Yung akyat bahay, normally, siyempre, sarado yung bahay. Ito ay dadaan doon sa mga lugar na talagang normally hindi dinadaanan ng tao. Pwedeng sirain ito yung bintana ninyo or pwedeng sirain yung pinto. Kasi ang punto dyan is makagawa sila ng paraan kung paano sila makakakatok sa isang bahay, makagawa sila ng paraan na may maipakita silang sasabihin nating front doon sa mga makakausap nila doon sa bahay. Pwedeng sabihin nga nila na sila ay kamag-anak o sila ay mga empleyado ng ganitong grupo at sila ay may inilalapit na problema, nagsusulisit ng mga donation at pag nakuha na nila yung trust ng mga tao sa loob, makapasok sila sa loob ng bahay, that's the time na maybe too late, ano, marirealize ng mga occupant na sila pala ay masasamang loob. Ngayon, pwede ka nang lokohin via cellphone, di ba? Via text. Ngayon, meron na rin tayong internet, di ba? Via email. Meron dyan magpapakilala ng mga grupo, magpapakilala ng mga ganitong tao, kunwari, through the text, through texting, through the internet. Yung pala, ang objective nito ay makuha yung tiwala ng taong tinatarget nila. Well, ang lagi naming ipinapayo sa ating mga kababayan, maging very, very discriminating. Pag may mga kausap ng mga ibang tao, pag sila inilalapitan with regards to, sabihin natin, mga solicitation, with regards to certain offers, dapat mapanuri sila at huwag silang masyado magtitiwala. Mag-invest din sa mga sinasabi nating security systems nang sa ganun eh, hindi naman basta-basta mapapasok itong ating tahanan. Perhaps mag-invest sa magandang lock system sa ating pintuan, sa ating bintana. Then mag-employ din ng ibang devices. For example, CCTV, pwede yan. O maglagay ng mga security lights sa bakuran, sa labas ng bahay, or sa front door, di ba? Takot ang mga magnanakaw eh, sa mga maliliwanag. At yung iba nga eh, di ba, yung pag-aalaga lang ng aso. Magandang security system na yan eh. Somehow na-alert ka eh, pag may mga lumalapit na tao. As much as possible po, yung ating mga camera should be situated in the, you know, areas we feel na could be a, you know, possible point of entry. Of course, number one is yung ating mga main entrances, yung ating gate, yung ating main doors, as well as yung mga areas na we could not, you know, easily possibly think na pwede nilang ma-access, no? Like yung ating back doors, price range po natin, meron tayo from 800 to 1,200, no? Ito po yung mga cameras na normally ginagamit sa mga, pwede sa bahay-bahay, pwede sa mga small areas, meron mga kare-karinderya, pwede na yung ganito, ang viewing distance siya within 5 meters. As much as possible, we encourage dapat po yung lens niya as mas closer dun sa subject, mas maganda kasi mas clear yung image na makakapture niya. Philippine National Police may mga hotlines. For example, sa National, meron kaming isumbong mo kay Chief 0917-847-5757. Pag may mga nakikita nga hindi maganda, pwedeng i-report dito. Then we have the National Hotline, yung 117. Pangatlo, makipag-ugnayan din sa mga barangay officials, makipag-coordinate sa mga kapitbahay na kung meron silang mga nakikita o mga napapansin na mga umaaligid sa kanilang mga tahanan, magtulungan sila, magbantayan sila ng kanilang mga respective na mga properties. Nang sa ganun eh, collectively or united sila sa mga ganitong masasamang loob.